I Believers, mga cool trivias and experiments, ihahatid namin yan sa inyo. At ang inyong mga tanong, sasagutin natin yan sa tulong ng All The Answers. Bakit may mga taong kaliwete? Gaano kalamig sa Antarctica? Ano-anong mga hayop ang nakatira sa nagyayelong lugar? Bakit lumubog ang Titanic? Paano kumakain ang balyena? Umiilaw na isda, meron nga ba? Protect sa'yo, Mom. Potency Forte. Sige ng sige ang depensa laban sa sakit. Champions are not born. They are raised. Ang pagiging champion, hindi lang nadadaan sa swerte. Hindi lang sa gamit. Hindi lang sa dugo. Ang pagiging champion ay nasa tamang pagpapalaki. Nasa tamang habit, like having a healthy breakfast with Milo every morning. Para may energy to train every day. Para champion, on and off the court. Sa Motor Trade, ang pagbili ng motor, maraming dalang magandang pagbabago. 2, 3, 4, motor-motor ang kailangan. Dito ka dumiretso, ang daming pagbibilian at magaan pa ang presyo. Motorsiklo sigurado, alaga ka dito, motorsiklo sigurado. Alaga ka dito sa Motor Trade, motorsiklo sigurado. Alaga ka dito, 2, 3, 4, motor. Sakay na sa masayang trip. Motorsiklo sigurado, alaga ka dito. Magkaibang problema, magkaibang solusyon. Iba ang ubong may plema. Solusyon, palabasin ang plema. Iba rin ang ubong, walang lumalabas na plema. Tuyo, walang tigil. Non-stop dry cough yan. Solusyon dyan, Tuseran. May cough-stopping action na pinapahinto ang dahilan ng pag-ubo. Quick Visa, long-lasting ginhawa. Katapat ng non-stop dry cough, Tuseran. Tungkol sa kamay, itong tanong namin sa inyo, I Believers. Ilang percent ng tao sa mundo ang kaliwete? A. 5% B. 10% or C. 25%? Kaliwete ba kayo, I Believers? Kung oo, kabilang ka doon sa letter B. 10%. So kung kaliwete ka, unique ka. Na-discover ng mga archaeologists na may mga sinaunang kagamitan thousands of years ago na dinesign para sa mga kaliwete. Bakit nga ba kaunti lang ang mga kaliwete? Maraming dahilan kung paano nade-develop yung dominant hand natin. Pwedeng nasa genetics o sa position ng baby habang pinagbubuntis. But in most cases, tinuturo na kanang kamay ang laging gamit. At ito pa ang isang trivia. Alam niyo ba na ilan sa mga best hitter sa baseball ay kaliwete? In fact, mayroong advantage ang mga left-handed batter. Pag kaliwete ang player, napapalo sa bola, nahihirapan ang mga catcher na i-predict kung saan papunta ang bola. Kasi yung defense strategy nila ay pangontra lang sa right-handed batters. I believe! Minsan ba, I Believers, naririnig niyo na parang may pumuputok na tunog sa mga daliri niyo? Yung habang nag-i-stretching kayo, may lumalagatok. Tok! Saan nga ba nang gagaling yung tunog na yun? Yan ay galing sa gas bubble na nare-release mula sa joints natin. Gaya nung nasa kamao, daliri sa paa, at sa vertebrae sa ating leg. Ang flexible joints na to ay kilala sa synovial joints. Sa pagitan ng mga joint, merong synovial fluid na nagsisilbing pampadulas sa mga buto at joints natin, kaya nagagalaw natin ito. Kapag nahihila ang mga buto sa joints natin, nagkakaroon ng gas bubbles sa fluid. Kaya parang may pumuputok. Trabaho ng mga chiropractor na i-adjust yung mga misaligned joints sa ating katawan. 1890s nang naimbento ni Daniel David Palmer ang chiropractic medicine bilang isang alternatibong paraan para alagaan ang ating musculoskeletal health. Deep tissue massage, stretching at spinal adjustments. Yan ang serbisyong hatid ng chiropractors para guminhawa ang katawan.
Susunod, may mga kwento tayo about sa North and South Poles. Sa mga glacier. At sa isang barkong sumalpok sa iceberg. Pero bago yun, trivia question muna. True or false, ang Antarctica ay fifth largest continent? Recap muna tayo sa tanong, I believers. True or false, ang Antarctica ay fifth largest continent? Ang sagot ay true. Ang Antarctica, kung nasaan ang South Pole, ay ang panglima sa pinakamalaking kontinente. Asia ang largest, with 17 million square miles. Sinundan ito ng Africa, North America, South America, Antarctica na, nasa number 5 spot. Next ay ang Europe. Last ang Australia, na nasa 3 million square miles lang ang laki. Kahit doble pa sa size ng Australia, walang gustong tumira sa Antarctica, kundi ang mga scientists na gumagawa ng research doon. Bakit? Kasi ang Antarctica ang pinakamalamig at pinakamahangin na kontinente sa ating planeta. 98% ng Antarctica ay nababalot ng yelong milya-milyang kapal. Napapanatili ang mga yelong ito sa sub-freezing temperature na bumababa ng negative 128 degrees Fahrenheit. Kung nasa ibaba ang South Pole, nasa itaas naman ng planeta matatagpuan ang North Pole. Tinatawag itong Arctic. At nasa gitna ito ng isang karagatang balot ng yelo. Nasa negative 40 degrees Fahrenheit ang average temperature dito. Polar bears, grizzly bears, wolves, whales, at mga caribou ang nakatira sa Arctic. Habang ang penguin, seals, at orcas ay nasa Antarctic. Ah, hindi pala pwedeng mag-meet ang penguins at polar bears kasi magkalayo sila ng tinitirhan na continents. 20 million years nang napapalibutan ng glaciers ang ilang parte ng Antarctica. Ang tagal na! Ang glacier ay mga naipong crystalline ice, snow, bato at tubig. Nabubuo ito sa lupa at dumadaustos ito pababa dahil sa gravity at sa bigat nito. Matagal ang proseso bago mabuo ang glaciers. Dahil sa malamig na klima, hindi nalulusaw at naiipon lang ang mga snow. Hanggang kinalaunan, ang mga maliliit na snowflakes na yan ay magiging ice crystals. Wow! May tanong ako sa inyo, I believers. True or false, kinoconsider na isang uri ng bato ang glacier ice? Ang sagot ay true. Mukha man itong snow, pero ang glaciers ay classified na monomineralic rocks, meaning gawa ito sa isang uri lang ng bato tulad ng limestone. Sa mga glaciers, ang mineral ice ay ang crystalline form ng H2O o tubig. 97.2% of Earth's water ay nasa mga ocean at mga inland seas. 2.1% naman ay naging glaciers. Ang natitirang tubig sa planeta ay mula sa mga lawa at ilog, tubig sa lupa at tubig na meron sa mga halaman at hayop. Like everything else, apektado din ng klima at ng global warming ang glaciers. Kung ang lahat ng glaciers sa mundo ay matunaw, nasa 230 feet ang itataas ng sea level. Sapat na para lumubog ang mga coastal cities tulad ng New York at Los Angeles. Katakot! Iceberg ay malalaking tipak ng yelo na humihiwalay sa mga glacier. At ang pinakasikat na iceberg sa history ay yung nabangga ng British steamship na Titanic noong 1912. Elegante ang interior ng Titanic. May 29 boilers din ito at kayang magsakay ng 3,300 passengers and crew members. Ano ba ito? Pero habang papunta ng New York, sumalpok ito sa iceberg at nagkaroon ng 300-foot na butas ang barko. Sirang-sira yung barko. At sa loob ng 3 oras, lumubog ang Titanic. Out of 2,240 people na sakay ng Titanic, noon 1,178 lang ang pwedeng maisakay sa mga lifeboat. Pero dahil nagkakagulo sa paglikas ng mga tao, maraming lifeboat ang konti lang ang naisakay. Kaya 706 na katao lang ang nakaligtas sa trahedya. Makikita pa rin ang wreckage nito, 400 miles mula sa coast ng Newfoundland, Canada. Ngayon, may sonar na ang mga barko para hindi ito makabangga ng mga iceberg. Mamaya, alamin kung paano kumakain ang mga balyena. At ano nga ba ang bioluminescence? I believers, get ready to meet ang largest living animal dito sa planet Earth.
ang Blue Whale. Kasing aba ng tatlong school bus ang mga Blue Whale. Wala ka siguro kumain ng mga yan kaya sobrang laki nila. Pero teka, paano sila kumakain? Walang ngipin ang Blue Whales, pero meron tong baleen, mga bukok na gawa sa protein keratin na parang filtration system sa bibig ng Blue Whale. Ano pa ba yung ibang gawa sa keratin? A. Hair. B. Fingernails. C. Horse hooves. Or D. All of the above. Ang sagot ay D. All of the above. Ginagamit na protective coverings ang keratin. At merong keratin ang buhok sa bibig ng mga blue whale kaya nakakain ito. Mahaba ng 12 feet ang baleen sa loob ng bibig ng blue whale. Para makakain ang blue whale, hihigop ito ng libo-libong galon ng tubig. Tapos pipigilan ng baleen nito ang tubig na makapasok sa bibig ng blue whale until ang maiwan lang sa bibig nito ay mga plankton, isda at hipon. Ibig sabihin, kainan na! Alam niyo ba na may ilang sea creatures ang kayang pailawin ang katawan? Hindi ito fake news, ha? Bioluminescence ay ang ilaw na nagmumula sa mga hayop. Nalilikha ito dahil sa chemical reaction ng light-emitting molecule at enzyme. May ilang sea creatures ang ginagamit ito bilang defense mechanism. May mga shrimp na naglalabas ng bioluminescent chemicals sa tubig bilang distraction o alarm pangontra sa mga predator nito. Ginagamit din ang self-produced light ito para makahanap ng pagkain o di kaya ay pang-akit pag mating season. I believe!